kada tahu sa ambakanon. Dan kita pagabay po ibuat ang tanan sa pagkindo sa pagpamanandong sa mensahe ng makita sa ulo sa stress, ulo pagkando ng situlong patro. Ang ulo sa Diyos na yasling, gani kong ginakilala ninyo, tag-inbanhaw ako kaupon ni Kristo, pasulabihan ninyo ang mga butang na dito sa langit, sa hindi nagpupo si Kristo sa toos ng Diyos. Isintro ninyo ang inyong pangunahuna sa langit nun ng mga butang, tag-indi sa kalimutan ng mga butang. E napatay na ako sa inyong daan ng kabuhi, kagamitin nyo ba po ang kabuhi itago na dito sa Diyos upon ni Kristo. Si Kristo ako ang inyong kabuhi. Dahil sa pag-abot sa adlaw kaihalan, kung ipahayag siya, ipahayag ng kamo kung niya na may bagong at tubong. Abay, salamat kayo sa puno na akong nilabasahan. Sa paglahog na ginalahuman sa isang Kristohanon na nakaupon sa kamatayan ng Kristo kaginagaan sa pagkumatabuhi. Sa din pala nakasintro ang tagsa namon kapag nahuna kag tagipusong sa amon ng pagpamalakad talag sa iyo. Kagabay nyo, wala sa iban na nakasintro ini kung nindira lamang sa iyo ugan. Ganit sa sinigagabi, pahayagi kami sa mga prinsipyo na uyata namon sa buhay. Na kung sa din nyo, lamang sa amon ng Kristohan ng pagkabuhi. Iligapon pa nga mo yun sa pangalan ng Kristo Jesus na gantanan mo ngayon sa amin, magaling ko kita. Ang titulo sa natong sumong kapagpapalandungan, sundan mo ng mga Kristohano, ganawan at nasa focus sa ilang pagpangalagat. But today, the word of Paul remind us to focus on God ng atong nga pagpagalagad na kasentro lamang sa ating Diyos na nagtubo sa ato. To focus means a center of attention. To focus is to direct one's attention or concentrate on something. So kung isa ikaw patlita, kung loyalty mo magdaog sa kalunta, kinaglan na kasentro ang imong panalungan dito sa imong kalalangkuton. If we want to reach your goal, you need to focus on it. So, circular man, sa spiritual man, hindi siya natin na-apply. So, sa sinagabi, ano na tagaan sa tagtalumaw kung sa diin pala nakasentro ang atong katabuhi. Ang galing, mayara kita ng tatlo ang mga wala na galubad ng prinsipyo na pag-awiyatan itong focus on God. Pag nakahabang kita itong focus on God means to focus on the things about wala na sa ribad. Ang atong nakabuhi, ang atong napagpangalagad, wala sa ribad na ikabuyok sa iyo kundi ang kalimutan. Ang mga butang na temporary nyo lang sa sating kalimutan. Sa akong dapat magtrabaho sa siya, kung iubos ko lang ang akong piliyon, luyan ko na lang ang kubra, halin sa akong pagkanto sa gabi. Kung isa ay kaliwas ang atong mga prioridad sa kabuhi, na aminaton, okay lang, sige ka, pakabudlay sa tutanong ng pagkabuhi, pero lain na gali ang sentro sa atong panulutan. Hindi na gali nakapokus sa langit nun ng pagkakutan kung sa lintan ng pagkakutan. Verse 1, down to 2. Gani kung kinakilala ninyo maging banhaw ako o upon ni Kristo, pasunabihan ninyo ang mga butang dito sa langit sa dito nagpungko si Kristo sa toos ng Diyos. Isintro ninyo ang inyong pangunahuna sa langit nun ng mga butang kag hindi sa kalimutan nun na
liberal, wala na sa padalong na theology din. Kahit hindi siya ay pag-involvar to focus on God is to focus on our Lord Jesus Christ. Your heart, your mind, wala na sa iba na pinapukusan, kundi ato ang mga langit nun kapag kahutan. To focus on God means to recognize your needs. Revival and awakening will not happen kung hindi natin pagkilalahon na ang atong kinahanglanon kag ang makahimulot siling atong pagkilahanglanon yara na lamang kay Kristo Jesus. Recognize your needs. Recognize Lord Jesus Christ as the source of all things. Kag well, ang revival na magkabot sa kaburing isang isa ng Kristo daron bukod sa kaburing sa mga kasimbahanan, hindi siya nato mas medyol. Hindi siya uyan kasubog programa nilang sa pagkasubirano sa nato na Diyos kaya pagalagatan. So not only to focus your death or recognize your death, recognize Lord Jesus Christ, our source of all things, but also recognize the sovereign God in our life. Pagluya nimo mag-epektibo nga palagaliton sa ato nga Ginoo o sa diin ka man sulong tibutan sa music team, sa pagwali, sa dalan, isa lang ang pinakasikreto. Kilala na soberano siya na nagkontrolar sa imo nga kapuli. Sovereign means one of the attributes of God. The most one, He has the authority, the right, and the power to rule over and to control all things in accordance with His perfect will. Kung kisa nagkakumot lang ta sa Ginoo, na Ginoo nga ako rin nagkakainan mo sa akong nakabuli, nga ako rin nagkakainan mo sa kalimutan. Sa Facebook, maging puso na pula na malamang talagi. Sa Tiliyon, na mapatay ako, don't cry. When I die, don't remember the death of my death. Or don't ever visit at my grave. Because I am not there. Because I believe in Christ. At the time of the death is at the presence of the Lord. He's alive! So, pinag-commento. Upon tuman sa record, karoon dito si Sagwa Apunso, dinputama itong propaganda ko lang na nakatokos ang mas. In-question na ko, kung matutuon, nilagatuon ka sa pagkasugilan mo sa Diyos na nilasukso ka pa sa mas. Ginsabak mo siya, wala ka sa senaryo, kay na nahitabo, kay na natabo sa ganigan para tuwing. Na kung sa din, tanang sa ino-ino, obligado din ka magsuksok sa mas. Ano wala ang piliyon mo, masuksok ka sa mas para makawali? O kung hindi ka magsuksok sa mas, at hindi ka makalagaw, at hindi ka makawali? Musing mo, kung nasuksok man ko sa mas, sa pagwali ko, wala nagpahayag, o wala ako nagpati sa pagkasumirado sa Diyos. Kundi nag-obra ako sa misya na butang, hindi ko makompormiso na sa gihapon na napasakot kita sa gobyerno na hindi mo patan ang pagpangalagad natin sa Ginoo. Yes, all of that bad things and good things na nagkakilinabo sa iyong makabuhi, wala sa iman na nag-auyat sina ang nagkakontrolar kundi ang Diyos lamang. Pero nakita ko yung bisitahan ko ang iyong profile page, gabati ko siya sa kaibahin din sa panggobyerno nila dito sa Amerika. Amlawan, if you truly believe that God is a sovereign control over everything, biskan sa atong papanggobyerno, dapat mangitaray kita ni Isaiah in Isaiah chapter 6 verse 1. Malapot man ang nagagulungan ng hari, pero sa hirapon ang Diyos nagapunto sa iya ng tulong. He is the one who control everything. God is absolutely control not only everything but all things. So God does all things both good and bad to accomplish His purpose.
Abang kaya ang pagpahibalo na ito, nagligal na Domingo o unsang Domingo. Abang sa Romano, unso, bahit unso, nakahibalo kita na ang tanang nagkakalina po hinihimo sa Diyos para sa kaayuhan sa mga nagahigugma sa iya. Ang pinakayakin ang ginahigugma sa Diyos. Na iya hindi suno sa iya katuyuhan. Sino magapamangkot at magkakwestiyon sa pagkasuberano sa Diyos nga dito hindi lang sa kay Jacob, kundi kay Jose. Sa pagpatupato, sa paghitabot, sa pag-akusa, sa pagkapreso, tanan! Pero naayaw ang malayang tintuyo sa Diyos para sa iyo na pinahigugma, bakit may katuyuan siya kung aanag niya nila mong inak sa ating katawin. So kilala na siya, sundarano, na nag-aunyan sa iyo mga pabuhi, that is one way of focusing on God. Anong rason na kinahanglan ako ng sentro ang ako ng kalulungan sa Diyos? Reason why we focus on God because we have new life with Christ. And Christ is our very life. Kung si Kristo ang naghatag sa pagbo ng kabuhi sa ato, kung si Kristo ang inyong kabuhi na sumo, kay sino mo pa isentro ang iyong panulungan ng pagpagalagan? Wala sa ibang karason, kundi sa ito, at ang Ginoo, kapanuloy ko pinaghatag sa bago na ito ng pagbuhi. At because yun, to focus on the things above, we must consciously remove our focus from the earthly things. Mag-amin ko kasi. Kung kisa sa lutan ko na ito lang, na paghamog, ini gadget palang yung isa, hindi hindi magbundan mo, ako pinagkabuyog sa natong ng tension. Na kung sa sige kami, matuon ko, makaskan ka sa Facebook mo, sa YouTube na, makakita ka sa mataong ng mga movie. Karano natin ito, nagpapakapoy, ano, nagpapawin mo kayo talaga. Sumong matuon ko, video ko na naman tayo, itong akong misis ko sa ruwas. Sumalik pata na naman. Subang natuon ko, tapos kung siya may mga transaksyon na naman, pastor, obra ko sa kamo sa niyo. Kung hindi ka lang aware at conscious sa nagkakilinaw mo, may manapadihon si Satanas na ginagamit niya, biskan ang teknolohiya na maliwas ang aton na panulukan. Gani, ang hindi mo ko mayaran na skinyol. Sa aga, pagkawag na ko na sa malayo. Pagkabot na alas 8, pagkato alas 2, kinahanglan hindi na sila magtawag sa ato. Kumatawagan sila, importante lang, kahit hindi busy ako. Alas 8, pagkato alas 2, kinahanglan mo obra lang na. Tanahan na nag-aobra sa ako, dala ko na insalo. Pagkabot alas 3, alas 5, hasta na nakapagabi, kinputang na nato sa pagtuon sa ulo. So kinahanglan may ala na pag-manage sa imo mga kinikot. Pero paano wala natin na ginagamit, ginagamit na mga tiniyon? Alam ba sa panong sa stress, versikulo 5, pagkanto sa is, galit gulahan na ninyo ang inyong nawasnod ng mga handog. Hindi ka mo maghino sa mga immoral ng mga pakikrelasyon. This is the things that we need to put off. Huwag bisan anuman ang mga hiko na buhay. Hindi ka mo magsunod sa mga palaot na mga palatiyan yung sa kinulawas o kuruna-una. Pati sa sinakabutan, pag hindi ka mo magdinalog, kay ang pagkadinalog pareho man sa pagsimba sa mga Diyos Diyos. The last of the eyes, the last of the eyes, and then the pride, makita mo sa sinakabulog. Tungod sini nga mga buntag sa mga tao, tungod sini nga mga buhat sa mga tao, ipaagong sa Diyos sa ila,
ang iyan na akin ay wala sila nagatuban sa iyo. So sa clip of the pulo, those unbelievers, they always focusing on the earthly things, not on the spiritual ones. So, praise God, sa tuwing ako eh, ang iba sa ato, busy pa sa trabaho, may krograho pa sa malay, takoy pa sa trabaho, pero naghahanap sa tinibol para sa prayer meeting. Ako na siya ang isa sa number one na nag-focus ikaw na nagsin mo ang relasyon sa Diyos. Ikatuwa, not only stay focused on the things above, but also stay focused in this world, not in this world. Sa sining kalibutan, ang tag sa Saturn may misyon. Kung galing lang ang nagkakinikapos mo, kung isa, kita pa ang nag-imisyon na sa kalibutan. Ikaw dapat ang mag-imisyon sa sining kalibutan. Tag ang misyon mo ina, magasugod sa pagtuon sa pulo. Kung galing lang kung isa, ang kalibutan, ako ang nag-imisyon sa Saturn, nag-imisyon ang pagtuon sa pulo, hindi na nato mahimo. Ang balasang verso, isinto ninyo ang inyong pangunauna sa langitlon ng mga butang, tag-indi sa kalibutan ng mga butang. Kag-ano ang mga langitlon ng mga butang? Yari ang konsiderasyon. Una, continue reading the Bible in prayer. Confession time. Simo sa ako, adlaw-adlaw, biskan isa na lang sa isang simaka, nagabasa at nagpangabuyo, kada agad o kumagabi. Hindi na lang magbayaw, karoon ako si Pastor Lloyd, hindi na lang magpangabuyo. So kung nagpokus kita sa pagtuon sa pulo, kahit hindi sa sining kalibutan, isa na dapat na magmanipista ako ang pagpadayo na ako ng pagtuon sa pulo may maupon sa pagpangabuyo. Sa punta may schedule dito na yan. Kaya ang mga Joshua, he meditated day and night. So kung isa may punto pa, aga tagabi pagpamalanlog sa pulo. Bago magbukas ang siyap, kagbago magsarado ang siyap. Pagpamalanlog na sa pulo, kung kisa, basi doon makasiling na lang si Mrs. O kung doon makapangimo na lang siya, na mas madamo ko pa na pinagulit ang atong libro ng computer na isa sa iyo. Ang unang hapang itamit, ilipag doon sa pulo, mas kinapasunabi ko pa siya kaysa sa akong mga abyan. At pagtuon sa pulo, mas kinapasunabi ko pa siya kaysa sa pagkatulog ko sa pahapu o sa kagabihan nun. Ilipag doon ko sa pulo, mas kinapasunabi ko pa siya sa akong bilibhon na pagkaon. Nakita niyo mga kabuhi niya ni David, hindi lang aga o tugang kaya nagpapalandog sa pulo, kundi ang buko siya ng kabuhi. Biskan si Joshua man, na naging may kaswaman siya, bangon, nagpatayon siya sa pagbasa o nagpapalandog sa pagpapalandog sa pulo. Kung wala, kita na naubra sa kaamay siya, sugot-sugot, commit yourself to read the Bible. So sa tangi mo hindi pinapamalatuman, hindi lang yung hindi pagkabasaan, kundi yung hindi nga pagkasalikan. Ako na hampal sa pulong sa salmo na nagpahayag na, your word is a light to my path. Your word give direction to my path. Kung baga may arap, kung ipapres mo ba ang pulong, ang imong pulong na kahatag sa suga sa akong pagpanglakaton. Ang imong pulong na kahatag sa suga sa direksyon na akong ginausun. Muntunod, ang kabuhi iya sa salmista, sa adlaw-adlaw niya na kabuhi, in his daily walk, kinaampagan sa pulong ang kadaniya ng mga tatang. Kaya sa isang time sa muna, ginagamit naman ang ilustrasyon, ang pagtikang nila may ara, galing nilang para sa ilan at ilan. Kada ikang nila, ano ang ampag sa suga? Kada ampag sa suga, may baluan nila kung diin sila nagalapag, kaya hindi sila matalintas.
desisyon na inobra mo sa Diyos, wala kat ang mga krusyal na desisyon sa kabuhin, mas labo na din na isa din natin sa pulong. Kaya nga pa sa pulong, ang imusuga nagapasanag sa dalanon sa akong mga ginalaktan. Kung sila nga, in the long run man, inahanglan mo kitiyapon magsalik sa pulong. Kung wala sa kamangkuran, ginagamalanungan ang isa na Kristuano, wala sa kaguwasan. Kung wala sa kamangkuran na nagaling sa pulong, hindi sila makakilala sa pagsimba sa matutuog ni Diyos. Ang matutuog na rin, Pastor Antonio, the wrong belief leads to a wrong living. Nasa na ang ilang pagpapi sa Diyos, nawala sila nagpapi sa Diyos. Kaysa naman ang ilang maghihipan o nalaman sa Diyos. Pag wala man sa kamangkuran, paapi sa pulong, imposible man kung kung ikaw sa relasyon mo sa Diyos. Mahamal ang isa ka tao kung tigapakilala na siya isa ka Kristuhan. Hindi siya sa gift, diba? Mga siya, Pastor, miskan wala makuya na nagpamalandong sa pulong na bangko man niyang akon kabuhi. Damo, gani na mga pastor na yung gani na grabe kayin sa pagtuon sa pulong doon lang ka pa nagpamalandong ilang kabuhi. Kagang sabat mo ako siya, mutigod. Hindi po magpati na nabagong yung mga kabuhi na wala sa pagpamalandong sa pulong. Ang insan ito mapag-interpretan, butlay gani pag-uhon ang hindi mga kapastoran na perbi-perbi na pamalandong sa pulong. Kung kisang galiwas pa kung nagagawa pa kamang butan ko na pagkabuhi at upayahan ang isang Kristo ba kung ikaw wala na kayo pamalandong kagawin po sa pulong. Dahil hindi nyo ko mapapati na nagbag ko ang iyong mga kabuhi kung wala ang pulong. Kaya pulong ako ang pinadala sa pagkakulong. Kapalit Pastor Nunes, isa sa inyong panawari, many books will give you information but only the Bible can transform. Siya nilang makapagod sa natin ng kabuhi. Tanahan ng mga data, mga informasyon, di siya ng internet, makakatag sino mo sa grabe nga mga ihibalo. Pero ang pulong gibla na nagdala sa pag-uhin sa tao o yung may isang higal na rin ang umpisa ang pagbago. Obey the word and practice it. Nagroon ang prinsipyo at ipahayan ka na then I do believe you will do it to spread God and charity. Kaya sukot ang pagbago at pagtubo paagi sa pulong. Ang mga gani ang isang ilustrasyon ng ginagamit nila. Ang isang kamansanas, kalabanan sa duyan lang kagto ng bulot. Pero ang liso, wala din nila naluyagan na ilang tagahan sa bili. So, may ilustrasyon pa na ang mga nasatan sa kalibutan, luyag ang kagto, na ang mga butangan ni sa kalibutan, na ito na namiyan ang luyag na ito ganun. Pero ang liso, wala na itong natagaan sa importansya. Ang liso inihaw ang pulong. Once ka ina, nagtubo sa kabuhay sa isang tao, hindi lang isang kamansara sa mga kaon. Kundi pag-produsan nila, kanda na ikaw makaangyong sa kabuhay. Kung baga sa adlad-adlad mo, dililibin mo, dililitap mo, ay ang liso, kayo mo din tanong, kayo mo din magkitik, mag-produsan na siya sa madamo ng mga pangiti mo ng palawagtahan. So sa spiritual, ako mo na, ang sa pulong, abin natin, wala lang siyang bilik, wala lang siyang sakit-pikto sa ating kabuhin. Pero sa oras, ang ina na bilik magtubo, dira mo lang, maangawa ikaw, ganun paano bago ang ating kabuhin. Nagsugod siya, pagpamalandong at pagsugod sa pulong. Habang sa Pilipos 4:9, na yung pahayag, sundan ninyo ang tanan ng mga butang na inyo natunaan kay Pablo. Na mga kubayan din ka po sa Diyos na nag-aaral sa kalinong. Sa tingin ko rin kasunod-sunod o totoo ng kalinong, kung atong binasunod ang binatulog sa pulong, kagining ang pulong, ang mga na binatabuhin ni Pablo na dapat natin sunod. Consideration, ito nga ang consideration that we need to focus on the Word of God, not in this world,
focus on this promise. Kung magbasa ka sa pulo, kung si Saan ko, kinuha mo malang yung mga promisa para sa akon. Susunod mo promisa, pinuyatan mo siya kung dyan kami sustain. Mayo na, kaya gusto ka ng dyan kami sustain, doon kong yung mga nasabiyan na kinabuhin. Ang mga akon ka sa kalawasan. Pero ang pulo, mayarap na nilipo ka mga promisa. Pero paano maagaw natin ang nilipo ka mga promisa? Kung miskan isa, wala lang kung hindi ka mawala nila. Focus on His promise. Kaya ang promisa sa Diyos, sa Musili, His love will never fail. He is faithful in every ways. Apan sa Kronika, unang Kronika, versikulo 16, kapitulo 16, versikulo 34, pasalamati ang Ginoo kay maayos siya. Ang iyang umba wala sa katapusan. Kung nag-focus ka sa pulo, maka-focus naman sa pagkuya sa iyang mga promisa. Pag-itatanong, nagkita na ako na rin, we focus on His word, God's promise, blessing, for all who deny themselves this word. Kung wala kita sa uyog sa pulo, hindi ka mag-expectar na tagaan ka sa Diyos ang pagpapakamayo. Kaya ang pagpapakamayo, yara, naubot, kagdasata, tira sa tao ang iyang uyo, yara, masangkot sa tulog. Liho ko basa, sa uuro, versikulo 1, pagkatong 3, puno dos 3, basa. Righteous and godly life. Kapag ikaw preparan ka
being mature to share the gospel. Ang pamagot kasano, uli hindi ko, in-share ang ayong kalina. When was the last time we share the gospel? Sa iyong pamilya, isa lang ako sa Facebook, na ang kaluwasan ng isang kwanti na kay Kristo. Kasano? It takes maturity para ma-share natin ng puno sa mga nagahulang kita sa pagbalik ni Kristo. Si Pablo, kung nangyayang iyan ang kabuhi, ang mga sa Romano 1, Kipsi Pagato 16. Galing na po, gay na akong hato na makawali man sa mayo palita dira sa inyo sa Roma. Wala po pinakahuya ang pagwali sa mayo palita kay amuin ni ang kahong sa Diyos sa pagliwas sa tanan na ikatoo una ang mga Hudyo kagdason ang mga Hintil. Samtang nagahula kita sa pagbalik sa Rato Ginoo, be mature to share the gospel. And the third, siyempre pinaka-importante, painfully and obediently live our life for God. Kaya po sa puno kay tungkol sa dogma ni Kristo sabot, hindi mahimo kay tinamon paghigugbaon, paghipuon ang iya gusto. Kaya di ba nga naman na si Kristo napatay para sa tanan? Ganyan ang tanan, mababig na napatay. Napatay siya para sa tanan. Subong hindi pagkabuhi para sa ilang o galingon, kundi para sa iya na patay ng nabataw para sa iyo. If we live, we live for Christ, and if we die for Christ. Faithfully and obediently live our life for God. And work. Siyempre, sa pagbula sa natin ng ito, maka-experiensya na rin siya kakapoy sa pagpangalagan. Maka-experiensya na rin na daw papumayuhay pa kay Pastor. Ano? Tapad na ko magkanto sa simbahan. Tapad na ko magtuka sa simbahan. Maka-experiensya na sa tabay siya. Pray to renew your strength when you live. Ang pinakamagunlay na tinuon sa isang katrastuhan ng ating testimonya, ang wawating ko sa ato. Sino sa ato, luyang magulang bukod kulutun? Wala. Katapoy hindi ka bulat ato. So we need to pray to renew your strength daily while you wait. Tapos sa Isaiah 40:31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. He shall mount out but with wings like eagles. He shall run and not be weary. He shall walk and not be faint. May tatlo. Flying, running, and walking. This is the strength of every Christian. Pero sa tingin sila makakuha sa kusog, sa pagkakuyo nila sa Ginoo. Kung nakamoy ka na sa Ginoo, magpapangalagan, maghambal sa pulo, magpangayo ka sa Ginoo, kaya ito ka managahula sa iyang tagaan niya sa kusog, na makalupag, kaangay sa agila. Gagong medyo grabe ang bagyo na sa kalbutan, katimbuo ang agila pagkanto si Babo at ito ang experience sa kalimaw. Kapitin na kapoy ka, tagaan ka sa endurance power sa Ginoo na kung sa din magdadalagan ka na hindi ka magkaluyan. So, kuni ang pinakayari at doon daw sa pagpunta natin sa agad, Ginoo, kagaya mo sa bagong kapusog, Ginoo, na huwag mo dito. Magkatulog dito sa kagabihanon, Ginoo, sa akong pagpahuway sa mo, kagaya mo sa kusog, nabuhas, makatrabaho naman sa inyong Ginoo, kung namalala ako sa akong pagpangalala sa inyo, tagaya mo sa tanayo sa pagpangalala. Ginoo, nag-drain na kita ko, kung wala na kita ko sa pwede na mapoma, tagaya mo sa taala. Marobo, mapareha ko sa inyo ng katawa. Pray, pray for your strength daily. While we conclusion, alam ba sa pulong sa reproduce versikulo 2 para hindi ka makakapoy siguro pagpangalagan, isinto ta at atong panulutan
Jesus nga mo ang pinasaligan sa natong pagtuo. Ginasaligan, the author of our faith, alin sa kinisuguran, hasta sa katapusan, ginatos niya ang paglansan sa krus, kagipuliwala niya ang inigaw mga kumihanan tungkol kay hinahuna niya ang kalipay na kumulan para sa iyo. Kagkaroon nito siya nagpungko sa krus at krus ang Diyos. Ako maligtin yun, kagisulat ni Pablo, ang libro sa Romano 8, na kung sa akong lang ang mga pag-antos na ginaagyan ako sumong sa sinigapang ng pagpangalagan ng mga kumbaran. Sa himaya na nakaprentaran na nakaaman sa ako dito sa Kronos na Dominus. So, isentro natin, to focus on God, not only to focus on the heavenly things, but also to focus on His Word, and to focus ang pinakalas na pukusan nato to focus on Christ kami. So, pagkapanuloy nila, Amay, salamat kayo sa tulong na ipahanundo sa ako. Bagoon, kinagkaluya kami sa ako ng pagpangalagad sa ako. Tapos, na nagaliwas at ako ginoong mga prioridad sa pagkuhin. Amay, salamat sa tulong na iyo kami ipahanundo that we need to focus on your Lord. Ngayon, ginoong ako na pag sintro sa aking panulungan nila sa iyo, pasalabihon naman ang nagitlon ng mga pagkakutan. Pasalabihon naman ang pagtuon sa tulog. Kagpasalabihon naman dito ang pagulat sa tao. Ikaw wala pa na kabali sa sinikaliluman. Pulikin kami, tagayan kami sa kusog na magamit naman dito sa tuwan na naman ng pagpangalan. Inigapang pangamuyo sa pangalan ni Kristi Jesus, magandang Kristi, amin na namin, God bless you. Kalapahalan ng Diyos.